Okay, mga kamatis, mga kaibigan, pakinggan muna natin si VP Sara. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Alright, so mga kamatis, marami pa rin kasing mga tao na naniniwala dito. Ayan, katulad nito. Paano yung Senate bicam? Alam mo ba kung talaga yung proseso ng budget? Which is frankly frustrating kasi yung content natin is just explaining the budget. Kumbaga, ano lang yun explainer. Ito, di mo na-gets, Brad. Ano ba yung hindi ko na-gets dito? Kasi yung kay VP Sara kasi paratang. So, ang gagawin ko, ipe-play ko ito. And of course, magre-react tayo dito. Pero in its full entirety, para lang alam nyo kung paano ito gumagana. Okay? Teka lang, i-play natin. Sige, para gets nyo. Magandang araw po sa inyo lahat. Hello. Ako po si Zaldico, Chairman ng House Committee on Appropriations. Marami kaming... Tandaan nyo, si Zaldico is just one part of a big machinery of the budget. Okay? Hindi siya wala yung chairperson lang siya ng House Committee on Appropriations. Pero that's about it. Okay? Meron pang mga ibang committees sa loob ng Kongreso na wala siyang control over. Especially yung mga pag nag-scrutinize sa budget ngayon ni VP Sara. Tuloy natin. Tatanggap na tanong kung paano ginagawang budget paano ng bansa. Ba? Ayon sa 1987 Constitution, ang power of the purse o kapangyarihan sa pondo ng bansa ay nasa kamay ng Kongreso. Yeah, no? Ngunit, isang bahagi lang ang House of Representatives sa mahabang proseso ng paggawa ng national budget. Nagsisimula ang proseso sa pagsumiti ng executive branch ng National Expenditure Program sa House of Representatives. Sa NEP, nakalista ang panukalang gastusin ng bawat ahensya ng pamahalaan. So, yan yung mga budget proposals na napapanood natin. Yan yung hearing na hindi dinaluhan ni VP Sara. Gets nyo ba? Diyos me, pina-explain na nga sa inyo kung paano ginagawa itong mga to. Pero ang frustrating part kasi dito, yung resistance na hindi tama si VP Sara. Ito na nga yung proseso eh. Ang tanong dito, saan? Saan yung dalawang tao lang yung may hawak ng budget? Gets? O, tuloy natin. O. Mula sa tanggapan ng Pangulo hanggang sa pinakamaliit na ahensya. May 138 members at 56 vice chairpersons ang House Appropriations Committee. Trabaho nilang himayin, busisin ang budget na inihingi ng bawat ahensya ng pamahalaan. Dahil yan, dito, yan. Nakita niyo yung mga hearing na napapanood natin. This is just part of the process. So saan dyan? Alam mo, kung ayaw naman gawin ng kongresista yung isang bagay, pwede naman siyang humindi doon. Karapatan niya yun. Diyos ko. Ay nako. Alam mo kasi ang frustrating dito. A few weeks ago, sinasabi ni VP Sara na namumuliti ka daw yung mga kalaban niya. Eh, hindi ba namumuliti ka din siya kapag ka naninisi siya ng ganito? Ni Congressman Zaldico, diba? At ni Congressman Martin Romualdez. Diba that is just unfair. It's unfair to the congressman na gumagawa, na nag-i-interrogate sa kanya. Ito lang, aaminin ko sa inyo, if there is someone I am defending, it's the Constitution. Kasi under the Constitution, it is mandated na dapat haharap yung ano, yung tawag dito, yung committee, yung head ng department, which is ng OVP, siya yon, para i-defend yung budget niya or at least representative niya. Pero wala naman ganun, di ba? Last time nag-absent siya. Ngayon, iniimbitahan siya, ayaw niyang pumunta. Tuloy natin. Again, kung may tanong kayo, sabihin niyo sa akin, dito sa video na pinanonood natin, saan dyan yung mali? Hindi kasi pwedeng mag-akusa lang na mag-akusa. Madaling mag-akusa. Di ba? Mahirap magpatunay. O, tuloy. Bahagi ng proseso na humarap ang kalihim. Yan, o, diba, si chairperson Kimbo, yan yung sa kanila, oh, 'di ba, yung kalaban niya ngayon, no, tuloy. Ng bawat ahensya para ipaliwanag
ang kanilang budget. Sa pagdinig, dumadaan sa question and answer ang bawat ahensya. Karaniwang umaabot ng mahabang oras ang tanungan. Matapos may pasa sa committee level, aakyat naman for plenary approval ng 309 congressman ang General Appropriations Bill. Ang aprobadong budget bill ay ipapadala naman sa Senate Finance Committee. Okay, so after ng ito na yung lower house version of the General Appropriation Bill, yung yung General Appropriation Bill, tapos iaangat siya sa Senado para magkaroon ng Senate version nito. Tapos yun yung bibigay sa Pangulo. Paulit-ulit tayo dito, again, ang sinasabi ko lang, hanapin nyo kung saan yung mali. May 20 miyembro sila na ang tungkulin din ay talakayin at pag-aralan ang budget. Tulad ng House, aaprubahan din sa plenary ng 24 senators ang kanilang version ng budget bill. Ang masusing proseso at check and balance ay para tiyaking maayos ang budget at hindi mawawaldas ang buwis ng taong bayan. Kapag naipasa ang House at Senate version ng national budget, 15 congressman at 15 senador ang uupo sa bicameral committee para pag-usapan at i-reconcile ang conflicting provisions. Ito yung bicam committee na to. Ito yung kung may mga yung dito sila nagko-consolidate yung picture na pinakita ko sa inyo last content. That's just it, okay? Again, kung dalawang tao lang pala yung may hawak ng budget, sana wala nang ganitong proseso. Sampal kasi sa proseso, sa due process, yung ng paggawa ng budget, yung sinasabi nitong si VP Sara. Gets nyo? Tuloy natin. Kapag ka naniniwala ka na dalawang tao lang yung may hawak, medyo malaki lang yun. Tuloy natin. Takpan na natin siya. Ng national budget, ang may papasang version ng bicam ay ratify ng mababang kapulungan at Senado bago iakyat sa Pangulo. Ang presidente ang siyang pipirma para maging ganap na batas ang General Appropriations Bill. That's the kapag process. Pirmado na ang General Appropriations Act, ang budget execution ay nasa kamay na ng mga ahensya. Department of Budget and Management ang nagre-release ng pondo sa iba't ibang sangay. So ang ibig niyang sabihin, banda dito, may magic na nangyari. How impossible is that? Biruin mo ang tagal ng proseso, tapos bigla na lang iibahin diyan sa part na 'yan. Gets mo? Of course that's illegal, 'di ba? Literal na bintang 'yan eh. Ang problema lang kasi kay VP Sara, linagay niya kasi sa court of public opinion na maraming kakampi sa kanya. Ba't di ka magsumbong sa ombudsman kung meron ka talagang case? Di ba wala naman talaga? O, tuloy natin. Ng executive branch, bakit mahalagang maintindihan ng proseso? Dahil ito ang magpapakita na hindi isa o dalawang tao lang ang may control sa budget. Mahabang proseso ang pagsasabatas ng budget na dumadaan sa madaming pagsusuri. Sa huli, layo ng prosesong ito na masigurong tama at sapat ang budget ng ating bansa upang maayos na mapaglingkuran ng ating pamahalaan ang bawat Pilipino. Yan. So that's the answer na, well, alam niyo lang, intindihin niyo kasi yung proseso and how it's impossible for two people to just control the whole thing. It's impossible. Diba? Kasi doon pa lang sa mga committees, mahirap ng anuhin yun eh. Ibig sabihin, in cahoots lahat ng tao, pati mga senador, na pumayag sila, na relinquish yung kapangyarihan nila to say something sa budget because of two people. Of course not. Doesn't work that way. Huwag tayong mamuhay sa pantasya. Ito yung totoo. Ito yung proseso. Now, I'm challenging again dun sa mga DDS dito na kung pwede niyong ipatunayan yung sinasabi ni
Sara Duterte, i-substantiate nyo, wag puro bintang. O sana nagets nyo, pag ayoko nang gumawa ng part 3 nito kasi it's very frustrating to read these comments na, alam mo yon, you're trying to be factual, you're trying to show how it works, pero may mga ganitong comments talaga which, you know, it's very painful to read. Na malapit na mag-election, kailangan talaga malaman natin kung sino yung tama at mali. O, diba? O yun lang, gege mga lods.